Ikaw ay muling makakita at mapupuspos ng Espiritu Santo. Si Jesus ay hindi malupit kay Saul. Hindi siya kinondena. Salip, nakita niya ang kabutihan at sigla ni Saul at alam niyang tutugon siya kung bibigyan siya ng pagkakataon. Bagamat ginamit ni Jesus ang kanyang paraan na bulagin si Saul, ginawa niya iyon dahil nakita niya ang napakaraming potensyal para sa kabutihan sa loob ni Saul. Bilang resulta, si Saul o si San Pablo o si Saint Paul ay naging isa sa pinakadakilang ebanghelista sa kasaysayan ng simbahan. Ang parehong katotohanan ito ay naangkop sa ating buhay. Bawat isa sa atin ay may hindi kapanipaniwalang potensyal para sa kabutihan at nakikita ito ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng kaya niyang gawin sa atin at hinahangad na ilapit tayo sa kanyang misyon na ibahagi ang ebanghelyo sa mga nangangailangan. Ang tanong na pag-iisipan ay kung tumugon ka ba o hindi sa mga paraan na nangusap sa iyo ang Diyos at inyanyahan kang paglingkuran siya ng buong buhay. Reflect today upon the desire in the heart of Jesus to invite you into His mission. Though you may be unaware of the many ways God can use you, Jesus is fully aware. He sees all of your gifts and knows who He wants to draw to Himself through you. Yes, say yes to Him this day and do so with every fiber of your soul. Doing so will allow God to do great things through you. Manalangin tayo. Panginoon, mahal na mahal kita at nais kong gamitin mo ko sa paraang pinili mo. Tulungan mo akong maibalik ang aking puso nang higit pa sa iyong upang ako ay makaakay ng iyong banayad at makapangyarihang kamay. Tinatanggap ko ang anumang misyon na ibigay mo sa akin at idinadalangin ko ng aking buhay ay magbigay sa iyo ng tunay na kaluwalhatian at isulong ang iyong maluwalhating karyaan sa lupa. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.